Mag-ingat sa puot ng misis na kinaliwa. Wala raw itong kasing bagsik. Kaya niyang putulin ang kaligayahan ng kanyang minamahal. Matapos mag-one-on-one inuman ang mag-live-in partner na sina Rick at Gina, mga hindi nila tunay na pangalan, natulog na si Rick. Pero habang nasa gitna siya ng pagkakahimbing, nagising na lang siya at nawala ang kanyang pagkalasing sa naramdaman daw niya sakit. Laking gulat na lang niya nung kanyang napagtanto na putol na ang kanyang ari. Ang salarin, walang iba, kundi ang kanyang ka-live-in at kani-kanina lang kainuman na si Gina. Pinutulan niya na ako ng ari. Sabi ko, sagad na sagad, sumisirit yung dugo eh. Sabi ko, paano yan din? Kawawa yung mga anak natin, ba't mo ginanito? Kala ko kasi mamamatay na ako nun. Paglabas ko doon sa Top Avenue, walang sasakyan kasi nga, mga alas dos na madaling araw. Sabi ko, mamamatay ako dito. Na nakita ko yung tricycle, pinara ko. Sabi ko, pakidala mo nga ako sa ospital. Pagkapara ng tricycle, doon na siya hinimatay. Duguan ng 51 anyos na si Romeo, di niya tunay na pangalan matapos umanong putuli ng kanyang misis ang kanyang ari. Ito na si Rick ngayon, pumayag na ipakita ang kanyang mukha dahil daw sa ginawa ni Gina. Hirap siya ngayon sa pag-ihi. Nilagyan nila ako ng bali, lamang ko na ganito kalaki, doon ako umiihi. Umiihi ako po, opo, nasa privado na ako. Kung hindi ako pwedeng umiihi sa mga yung nakatayo, patalikod na ako kung umiihi. Pwede rin ako umupo-opo na ganyan, parang babae. Kaya rin, kailangan wala nakakakita. Nakakahiya eh. Pero ano ang motibo ni Gina? Bakit niya pinutula ng kaligayahan ang kanyang kinakasama? Saklulo! Nagsimula raw ang maliligayang araw nila ni Rick nung nagkakilala sa beer house. Nakita ko siya sa isang club, nagsasayaw. Tinable ko siya yun. Maganda siya, sexy, matangkad na babae. Tapos niyaya ko siya kung papayag siya, magsama kami, gano'n. Nang nagpabago sa buhay ko. Kontra yung mga magulang ko kasi baka akala nila pinipirahan lang ako ni Gina kasi bata siya, may edad ako ng konti sa kanya. Dahil sa trabaho ni Gina, tutol sa kanya ang pamilya ni Rick. Pero mahal na mahal daw ni Rick si Gina, kaya ipinaglaban niya ito. Yung nanay ko, kinukuhan kami, tapos yung kinakasama ko, pinaghihiwalay kami pilit. Nakaipon kami ng 20 mil, bumalik ako sa pagninegosyo ulit ng ukay-ukay. Umunlad naman yun, umasinso, tinulungan ako ng mga kaibigan kong mayaman. Tapos sa loob ng 5 taon, nagkaanak kami. Pero nalugi ito. Simula raw noon, madalas na silang mag-away. Sa dami ng taong nagnakaw sa amin, yun, na-bankrupt kami. Naging kulubi na naman. Pero hindi raw talaga pera ang punot dulo ng kanilang mga away, kundi selos. Paramihan kasi ng kaibigan ko talaga babae. Isang kainuman ko babae. Siyempre, magsisilos siya. Hey, mahal! Habang tumatagal, napapansin na raw ni Rick na kakaiba na ang ikinikilos ni Gina. Parang pangit tayo, katanghalian tapat, may nalaglag na ibong putol ang ulo, tapos tumakawag doon sa harapan ko. Ano kaya nangyari? Sabi ko gano'n. Lalo yung mga panaginip ng anak ko. Upan, sama kasi nung panaginip ko kagabi, sabi sa ng anak ko. Hingal-hingal ako, naliligo ka raw sa sariling dugo, naglalakad ka raw. Yung lahat pinagduktong-duktong ko, parang may mangyayari sa akin. Hanggang sa... Sabi sa akin nung dinanang kong tindahan, bumili dito ng kutsilyo sa akin, sabi ko, saan niya gagamitin yun? Lalong tumibay yung kutub ko ba? Kaya habang naliligo si Gina, sinubukang hanapin ni Rick ang patalim. Kinalkal ko yung hotel. Wala naman ako nakitang kutsilyo, kaya komportable yung loob ko. Nawala yung medyo kaba ko kasi wala akong nakitang makakadisgrasya sa akin. Nung gabing yon, nag-inuman sila. Nagpipilitan niya may kinakasama ko. Sabi ko, wala akong kinakasama. Sinisiraan ako ng mga tao nagsasabi sa'yo. Sabi ko, ayaw niya maniwala. Ang hindi alam ni Rick, yun na pala ang gabing matatapos na ang maliligaya nilang araw. Pagkagising niya, putol na ang kanyang ari. Masakit eh, walang kasi sakit. Kung mawawalan ka ng malay kapag hindi matibay yung loob mo, hindi ko alam na kung saan niya dinala, kung saan siya pumunta. 8 oras inoperahan si Rick. Iniisip ko yung mga anak ko, tapos kung nasa na siya. Sa loob lang 6 na buwan, kalabas ako ng ospital. Pag nakikita nga nanay ko, umiiyak eh. Tapos ako, nagdansal ako palagi, sana huwag ako mamatay kasi nga yung mga anak ko nga. Hanggang nung sumunod na taon, natagpuan din at nadakip si Gina. Dinala yung warrant, pinahuli siya. Yun, nakulong siya. Nagpaunlak
si Gina ng interview. Malaking araw ang pasasalamat niya nung nakilala niya si Rick. Mabait siya, naawa siya sa akin. Tapos sabi niya, masisira lang daw ang buhay ko doon kung hindi daw ako alis sa lugar na yon. Inupira niya ako na tulungan niya raw ako. Pumayag naman ako dahil maganda naman offer niya sa akin. Minahal daw niya ito ng buong buo. Kaya nga ako sumama sa kanya dahil mahal ko siya. Sabi niya, wala ka din naman mangyayari sa buhay mo eh. Kaalagaan naman kita, di kita papabayaan. Pero meron daw siyang natuklasan. Si Rick, meron na raw unang asawa at anak. Tapos nung nalaman ko huli na, 6 months na kami nasama, may asawa pala siya. Di mo ba alam na kayo tutuloy na may anak kami? Sinusugod daw ako ng asawa niya eh. Kipag-iwalay ako sa kanya, hinabol niya ako. Papabalagay ko kayo. Hindi naman daw niya mahal yun. Ako daw mahal niya. Opo, tinanggap ko ulit. Simula raw noon, naging suspitsyosa na si Gina. Nakalala pa sa sitwasyon ang nakarating kay Gina ang bagong balita na si Rick, babaero. Mayroon ako nakikita makausap siyang babae. So speak ko talaga babaeng biraw. Doon niya nakilala sa biraw talaga. Dahil mahilig siya magbiraw, pumupunta sa tindahan. Minsan kukuha ng patinda, bibili. Short, sexy short, saka blouse. Hindi siya kontento sa akin kasi hindi niya magagawa yung mga gusto niyang gawin. Palibasa, losyang ka na. Tinan mo nga itsura mo. Malagi siya nagsasalita sa akin na tuhit na raw ako, pinagsawaan niya na raw niya ako, hindi na raw niya ako mahal. Lagi niya ako pinagsasabihan ng ganyan. Kaya napuno na raw siya. Daw na binalak niya ang krimen. Nagdalawang isip naman daw siya. Balak ko na lang bumili ng kutsilyo eh, sa bangketa. Pero nagbagong isip ko nung bandang nandun na kami sa loob. Ayaw ko na. Sabi ko, wag na lang kasi kawawa naman yung asawa ko ganun. Pero pag naiisip ko yung mga sinasabi sa akin, masakit na salita. Maraming taon eh, masado na itong inaano yung pagkatao ko. Lagi niya ako pinagtataboyan, umuwi na raw ako sa amin, hindi raw ako taga rito. Masado ako nung napahiya kasi sinasabi niya sa maraming taon. Kaya naisip ko yung, sabi ko, ayun pala talaga tumigil ito, siguro patulong ko na lang to. Hanggang sa... Parang sinaniban ako ng masamang espiritu. Tulog siya, pagod na pagod siya. Tapos abang awa ko yun, naisip ko na wag na. Tapos sabi naman ng salita sa akin, tuloy mo na. Hinihila ko kasi yun. Ay, mahal! Paghihilang ganun, tapos ginawa ko. Maraming dugo sumirit. Tapos pahawa ko yun, kung may tissue doon, binalik ko ng tissue po yung ari niya, tapos pinasok ko sa plastic, bit-bit ko. Sumigaw na siya na din, ba't mo ginawa? Wala na ako sa sarili ko, tinitingnan ko na lang siya. Lumabas na ako, dala-dala ko yun. Bit-bit ang supot na naglalaman ng pinutol na ari ng kanyang mister. Tumuloy si Gina sa kanyang kaibigan. Nawala ako sa sarili ko noon, natulala ako. Nalaman-laman ko na lang yung naibigay ko na sa kanila yung ari. Parang may sumasanib sa akin. Sabi na, ba't nandito ka? Ba't may dugo ka? May dugo yung damit ko. Sabi ko, mayroon ako nagawa hindi maganda eh, sa asawa ko. Kaya ano pa ginawa mo? Hindi ko pa sana ipagtatapat sa kanila kasi pinilit nila ako. Pinagtapat ko na. Putunan ko ng ari ang asawa ko. Ay, mahal! Habang nasa piitan, araw-araw pa rin naman daw siyang binisita ni Rick. Pinaglulutuan siya ng nanay ko ng maga at tanghali hapon. Dinadala ko naman sa kanya. Kasi yung city hall kasi ng Pasay malapit sa pwesto namin, lalakad ka lang. Dahil nakita naman daw ni Rick na nagsisi si Gina. Matapos ang 2 linggong pagkakakulong, inurong niya ang demanda. Kaya nakalaya si Gina. 6 na taon matapos ang krimen. Heto na sina Rick at Gina. Ngayon, muli silang nagsama. Ito okay na kami, bati na kami, maayos na. Hindi na kami nag-aaway. Masaya na yung mga anak namin. Sobrang pagsubok talaga na di ordinary yung pagsubok na dumaan sa buhay namin. Importante kasi buo yung pamilya namin. Na kahit nagdaan kami sa mga ganong pagsubok, naayos namin. Nung nabigyan ng 2nd pagkakataon, si Gina kumayod para sa kanilang pamilya. Magsikap talaga ako para makabawi sa kanila sa mga pagkukulang ko sa kanila. Ngayon okay na kami. Nagkakasundo na kami dalawa. Patawarin mo ako. Wala sa mga nalawa ko. Wala sa akin yun. Matagal na kita pinatawad kasi wala nung nangyari yun. Tanggap ko na ang katotohanan. Sa mga nagtatanong naman kung paano na ang kanilang romansa, para-paraan na lang daw. Pag maisipan niya minsan, kiss niya ako, romansahin niya ako, pakis-kiss lang niya sa ganito-ganito. Tinuro din naman sa akin ng doktor na kahit wala ka ng ari, pwede ka mag-sex, kaya lang concentrate. Pero aminado si Rick na dahil sa kakapusan sa buhay at hirap ng kanyang kondisyon, dumadating sa puntong kuno-question niya pati ang Diyos. Iiling mo na lang na sana, huwag nang maulit yung nangyaring yun. Kaya gabi-gabi nagdadasal ako, sana huwag na ulit mabalik. Ang hindi niya inakala na sa harapan lang ng kanilang pwesto ng ukay-ukay, naroon pala ang sagot sa lahat ng kanyang mga problema at katanungan, ang tahanan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kinalulugod na Diyos pag magpapatawad ka. Kaya yung mga nangyari na yun, karapatan mo na talaga magpatawad. Hindi mo na maibabalik yun eh.
Mula noon, naging palasimba si Rick at inaya na rin niya si Gina na lumapit sa Diyos. Ang kanila ngayong pagsasama, isinentro nila sa Panginoong Hesukristo. Ako mahilig po magsimba araw-araw. Mula nang magbagong buhay siya, araw-araw po siya nasa Malati Church. Kasi yun po yung ano niya eh, panata niya sa sarili niya. Kailangan lagi silang magsisimba, magdadasal palagi. Yung mga pagsubok na dumaan sa buhay nila, kailangan po nila kausapin po yung sa taas. May mga anak naman kami, mababait, masaya. Tanggap na namin hanggang doon na lang ibigay sa amin. May anak naman na kami bago nangyari ito eh. Sayang. Okay lang. Hindi na ako naghahanap. Sa kabila ng mga nangyari sa kanilang pagitan, ang pagmamahalan daw ni Rick at Gina, kailanman hindi naputol. Ang payo ko sa mag-asawang katulad namin, away ng away, mag-isip sila sa pagpatawaran. Hindi yung puro hinala. Ang sinos kasi sa katismis, nakakalaso ng puso't isipan yan eh.